Hi there guys, it's Chief Red and welcome back to my channel. So I made this video kasi marami nagtatanong sa akin tungkol sa mga requirements para maging isang messman sa barko. But before that, bibigyan ko lang kayo ng maiksing impormasyon kung ano ang mga trabaho ng isang messman sa barko. Ang messman ay membro ng steward department sa barko. Sa huling binabaan kong barko na isang Capesize bulk carrier, meron kaming dalawang messman at isang chief cook. So depende yan sa mga companies, minsan isa lang ang messman, minsan tatlo, minsan meron pang assistant cook. So magdedepende yan sa company na puntahan mo. But don't forget guys, I am only talking about a cargo ship. At lilinawin ko lang po, ang messman ay pwedeng lalaki at pwede rin babae. Ang trabaho ng messman sa barko ay pwedeng ihalintulad sa assistant cook, dishwashers, janitors, laundry personnels, at iba pa related sa stewarding. Sa susunod na mga vlogs ko, ipapakita ko sa inyo ang aktwal na trabaho ng isang messman sa barko pagbalik ko dun. Now, the good news is, pwede ito sa lahat ng mga graduates, either high school or college, as long as you can communicate in English language, in written and oral. Hindi naman kailangan sobrang galing mo sa English language. Kahit Carabao language ay pwede na, basta maintindihan lang. So ang messman ay isa sa mga entry level sa barko. Marami ng mga deck officers, marine engineers na nagsimula sa messman at ngayon successful na. Mostly, yung mga regular students or regular graduates na hindi nakapasok sa mga cadetship programs ng company. So dito sila nagsimula. Kasi pagdating naman sa barko, kapag may spare time sila, doon na sila mag-aaral hanggang sa ma-promote ng original desired position nila. Marami ng messman na na-promote ng OS, wiper, or welder naman, may mga ganun. Depende sa pinag-aralan mo. So ang messman din ang pinaka entry level para maging isang chief cook or chef sa barko. Kahit na matagal ka ng chef sa lupa, kahit mahaba na yung experience mo, magaling ka na magluto, may culinary degree ka or something, dadaan ka pa rin sa pagiging messman at doon ka na lang ipopromote sa barko. So guys, nabanggit ko na to sa mga vlogs ko dati na kapag wala kang backer, sobrang hirap talaga makasampa ng barko sa panahon ngayon. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Anyway, bibigyan ko kayo mamaya ng konting advice kung paano ang gagawin kapag wala kang backer. But before that, diretso na muna tayo sa ating topic. Kung ano-ano nga ba ang mga requirements na dapat kunin para makapag-apply bilang isang messman sa barko. So ang number one ay basic training. Ito yung dating SOLAS training. SOLAS means Safety of Life at Sea. So saan mo ba kukunin ito? Punta ka lang sa Google at i-search mo ang list of maritime training centers in the Philippines. So click nyo ito at makikita mo dito region by region. So pwede kang mamili kung saan ang mas malapit sa'yo. At search mo na lang sila sa Facebook or Google at mag-inquire ka about sa availability and schedule at mga requirements na kailangan nila para makapag-enroll ka. Nasa around 5 to 8 days ang duration ng training na ito. Pagkatapos mong kumuha ng training, ipapa-COP mo ito or Certificate of Proficiency sa mga branches ng marina na malapit sa inyo. Kapag first-timer ka, huwag ka mag-alala kasi lahat ng training center ay i-guide ang kanilang mga trainees, especially yung mga baguhan, kung paano ipapa-COP sa marina ang inyong mga certificates. So they will assist you. That is one of their duties to their trainees. Huwag mahihiyang magtanong or magpatulong sa inyong training center. So ang pangalawa ay National Certificate 1.
NC1 or the MESSMAN course. Ito yung training para matutunan mo ang trabaho at mga responsibilidad ng isang MESSMAN. Marami ding nag-o-offer nito ng mga training centers. So, tanungin mo na rin yung training centers kung saan ka kumuha ng basic training. Kung meron ba silang available or nag-o-offer ba sila or baka may mairekomenda sila na training center na mas malapit sa'yo. Pagkatapos mo mag-training nito, kailangan mo itong ipas CAV or CAV. Ang meaning nun, Certification for Authentication and Verification for NC1 saan mang test the branches na malapit sa'yo. Again, tuturuan kayo ng training centers kung paano ang gagawin step by step. So ang pangatlo ay Security Awareness Training for Seafarers with Designated Security Duties or SDSD. Required ito para sa lahat ng mga sasampa ng barko, especially the cargo ships. It's all about your duties and responsibilities when it comes to the security of the ship as per the ship security plan. At pagkatapos ng training na ito, kailangan mo rin itong ipa-COP or Certificate of Proficiency saan mang marina branches na available at malapit sa'yo. But again, your training center will help you and guide you with it. Basta, huwag mahihiyang magtanong. Pang-apat ay ang passport. Dahil international ang target natin na makasampa, we need passport of course. So para makita mo ang requirements, pati na rin ang step-by-step sa pagkuha nito, punta ka lang ng Google para mas updated. So makakapag-apply ka saan mang DFA na malapit sa'yo. At ang panglima ay Seaman's Book. Ito yung maliit na booklet na kung saan ay magpapatunay na ikaw ay isang seafarer. At dito din i-re-record ang iyong magiging sea service. Ito ang mga requirements para makakuha ng Seaman's Book. So ngayon guys, more on online application na ang nauuso. Kaya ang gagawin nyo ay mag-research sa Google kagaya nito. And then, makikita nyo na pati mga requirements sa pagkuha ng Seaman's Book at ang step-by-step kung paano ito i-apply online. So, sundan nyo lang yan guys. Number 6 is Seafarers Registration Certificate. Ito naman guys, yung registration mo sa POEA bilang isang seafarer at nakalagay din dyan kung ano ang posisyon mo sa barko. So paano ba ito kukunin? Simple lang. Punta ka lang sa internet at i-search mo lang ito. Hanapin mo ito at makikita mo na ang step-by-step na instructions kung paano makukuha ito online. Ang pangpito ay ang yellow fever at polio vaccines. Required din ang mga vaccines na yan bago ka sumampa ng barko. So paano ba kumuha nito? Punta ka lang sa inyong internet browser at i-type mo lang ito boq.pisupay.com.ph at sundan mo na lang hanggang sa makapili ka ng quarantine facility na malapit sa inyo at makapag-set ng schedule. Hindi ko lang sure guys kung available ba yan sa mga provinces. Basta ako, dito ako sa Manila kumukuha. Kapag nakuha nyo na lahat yung requirements na yan, pwede na kayong mag-apply sa mga agencies. But take note, depende sa barko, depende sa company, minsan may mga additional trainings talaga, which is normal. Bali yung mga requirements na pinakita ko sa inyo, yun yung mga pinaka-basic na pwede ka na mag-apply sa mga company. Ngayon, ang problema ay ang backer system. Kapag wala kang backer at wala ka rin experience, mahihirapan ka talagang makapasok. So ang ginagawa ng iba ay nag-a-apply muna sila sa mga inter-island vessels o yung mga barko na dito lang sa Pilipinas ang biyahe para lang makakuha ng experience na pwede mong gamitin para mag-apply ulit sa mga international companies. Yung iba naman, nag-apply at nag-utility sa isang
mining agency. Let's say, aabot ka ng mga 6 months hanggang 2 years, kapag masipag ka, mabibigyan ka ng lineup internationally. Ako guys, naniniwala ako sa katagang kapag may tiyaga, may nilaga. Marami ng seaman na nakasampa ng barko na walang buffer. Nakasampa sila kasi hindi sila sumuko sa kani-kanilang mga pangarap. So kung kinaya nila, kaya mo rin. So maraming salamat guys sa inyong panunood. Sana nakatulong ito para masagot ang inyong mga katanungan kung ano yung mga requirements para maging messman sa barko. At para sa mga maritime graduates na hindi kasama o kasali sa mga cadetship programs na gusto mo nang mag-messman as an entry level para makasampa ng barko. So don't forget to share this video guys. Baka makatulong ito sa inyong mga kapamilya, kakilala o mga kaibigan na nagbabalak mag-messman sa barko. And please click like, subscribe, and hit the bell icon para updated ka sa mga susunod kong mga vlog. Maraming salamat!